Welcome back guys to my YouTube channel. Guys, sa araw na ito, ulitin ko yung video na naman ako gawa ng hindi ayos yung explanation ko doon at medyo may kulang. Ito ay karagdagan lamang. Tuturo ko sa inyo pala yung tamang paghawak ng drumstick. Dapat pala sa ikalhati na ito. Kita niyo yan. Yan ang tamang paghawak. Huwag tayong hawak ng ganito. Dahil mali yan ito ang tamang standard na paghawak. At isigurado natin na dapat hawak natin ng maayos para hindi sa mabitawan. At yung another tip pa, dapat yung dulo ng stick ay may papano natin ang ayos sa snare, pinakalabi ng snare drum para maluto yung tunog. Simula dito sa dulo, hanggang dito sa huli, titingnan natin sa kung sa straight. Alam niyo kung paano sa malaman, dapat isilipin natin ng isang mata or sa isang lamesa natin, doon natin sa isang lamesa itatry na pagilungin. Pag nakakita natin na pantay, pwede natin sa bilhin dahil ayos yung kanyang yung straight na pagka-stick para hindi masayang yung pera natin. At another tip pa guys sa pagiging drummer, dapat straight yung ating katawan, hindi dapat nakakurbada or nakano, hindi dapat nakayuko kasi masasanay likod natin na tayo kuba. Alam niyo yun, pansin niyo sa mga musician, tuwid yung katawan nila kasi minimaintain nila yung street ng katawan nila, street body nila, para hindi sila mangala, hindi matutunan nila yung kurbada ng katawan. Kasi pangit yun, hindi standard na street yun, street position. At yun lang guys, sa araw na ito, sana may natutunan kayo sa konting karagdagan ng aking video ito. At salamat sa marami. Magandang araw sa inyo mga ka-viewer. Another tip pa pala mga ka-viewer sa video ko ay dapat ay dito nyo papagulungin sa lamesa. Yan, tingnan nyo. Yan. Kita nyo? Dapat mapagulong nyo sa na-straight. Huwag dapat kilo. Dahil hindi pangit, hindi maganda yung mabibili nyo yung stick. Yun ay another tip lang. Kung gusto nyo bumili ng stick na drumstick sa SM o kung saan man, dapat straight siya. Huwag yung kilo. Dahil masasayang yung pera nating pinaghirapan na si bibili natin ng stick na hindi man pala ayos. At another tip pa guys sa pagiging drummer ay dapat ay mapagano tayo, yung be patient, dapat makapag-unawa tayo, yung hindi tayo magmamadali matuto, dapat tama lang yung step by step kung gusto talaga natin matuto. Tapos hindi natin mabibigla kasi na makakuha agad natin yung mga palo kasi sasabihin natin ba't ganun siya, magaling siya. Iba kasi siya, iba tayo. Magkakaiba tayo ng talent. Kaya guys, yung tip na ito ay tinuro ko lang po sa inyo sa mga beginner, yung mga bago pa lang na gusto matuto mag-drums. At sana po sa video ito may natutunan po kayo. At another tip pa po sa pagbili ng stick, dapat po siya ay makinis, magaan. Magaan sa ambigat niya ay 5A, pwede din naman 7B. Basta't magaan yung kaya natin, hindi sa sobrang bigat. Kasi pag mabigat, walang dating, pwede din naman. Depende sa kanta, kung gusto nyo talaga ng magaan laan talaga, dapat ang bibili natin magaan laan kung gusto natin ng magaan. Pero ang ginagamit ko po talaga ay 7B at 7A. At alin naman po doon, depende naman po sa inyo kung anong gusto nyong gamitin sa stick bilang isang drummer. Tulungan po tayo para po tayo umangat. Kung may nalalaman po ako, tinuturo ko po sa inyo. At yung kung may alam din po kayo, pwede nyo rin po ituro sa akin. I-comment nyo po sa aking YouTube channel kung may mga kulang pa po akong hindi ko pa po naituro sa inyo, at para po may nalalaman din po ako na hindi ko pa po alam. Para sa gayon, tulungan po tayo kung ano yung makabubuti. Another pa pala po mga ka-YouTube channel sa tips na ito, tuturo ko po sa inyo kung bumili po kayo ng drumstick, hindi po ba maayos siya, nagamit nyo po siya ng 1 week or ilang araw pa lang, may mga biyak-biyak na siya, may mga basag-basag na sa stick. Ang turo ko po sa inyo, balutan nyo po siya ng tape. Electrical tape o yung nabibili pong tape na parang papel. Pwede nyo po siya gamitin kasi para po magamit nyo po ng ayos at hindi masayang yung pera nyo na ibinili po sa stick na gusto nyo bilhin. Para naman po, mas tumagal pa po yung paggamit nyo ng stick. Alam naman po natin na mahalang isang set nito. Ang isang set po nito, nagkakalaga po ng 350. Mura pa pa nga po, yun po ay local pa. Ang pinaka-original po yung pumapatak po ng mga 900. Yung pinaka-original po yung hickory. Pero ito pong ginagamit ko ito ay
ordinary lang po. Depende po sa inyo kung gusto nyo po talaga makatipid at gusto nyo po magtagal yung inyong stick na ginagamit. Dapat po ibalutan nyo ng electrical tape o anumang pwede nyo ibalot basta titibad, magamit nyo pa ng matagal. Pero doon naman po sa may mapera talaga na maraming pambili, pwede bumili kayo ng bago para palitan ng palit. Yun lang, para kung ano yung trip ninyo sa buhay nyo. Yung bilang isang drummer, dapat kasi hindi lang tayo bilhin ng bilhin ng stick, dapat nagtitipid din tayo. Pumipili tayo ng magandang quality ng isang set ng stick. At yun lang po mga ka-viewer, salamat po ng marami. Kunting tip lang, yun lang. Kunting tiyaga, bye-bye.